Hello friends! Welcome to my YouTube channel, where we share God's Word for God's glory. If you are new to my channel, please consider subscribing and hit the bell notification and click all to receive updates. Magandang buhay po! Ngayon pong oras na ito, nais ko pong magbahagi ng salita ng Diyos sa bawat isa. Alam niyo po ba na si Abraham Lincoln ay nung siya ay 23 years old, siya po ay tumakbong state legislator, pero siya ay natalo. At ganoon din yung kanyang pagdinegosyo, ito ay bumagsak. Subalit nung siya ay 37 years old, siya ay nanalo bilang isang congressman. Pero sa pangalawang termino, siya ay natalo. At ang kasunod nito, tatlong pagkatalo pa ang kanyang naranasan sa iba't ibang mga posisyon. At nang siya ay edad na 51 years old, matapos ng maraming kabiguan, pagtitiis, siya ay naging 16th na presidente ng Amerika. Ang layunin niya, ang nasa puso niya, ay ang gumawa ng mabuti para sa kanyang kapabayan. Ito yung iniwan niyang legacy sa kanilang bansa. Maging ating pangulo. Ang kanyang build project, alam natin na maraming panghinabang. Sayang nga lang, nagkaroon ng pandemya at maraming mga project pa ang hindi nagawa. Ngayon dito man natin makikita yung pagtitiis na ginagawa ng mga nanunungkulan sa atin. Ano ba yung batikos o sinasabi ng iba patungkol sa kanila? At katulad ng ating pag-aaralan ngayon, may panahon pa tayo na gawin na mayroong pagtitiis na gawin natin kung ano ang mabuti. Yan yung ating title na pag-aaralan, Perseverance in Doing Good. Makibukas kayo sa akin sa aklat po ng Biblia, sa aklat po ng Romans, Chapter 2, verse 7. Ganito po yung nakasulat sa talata. To those who by patience in well-doing seek for glory and honor and immortality, He will give eternal life. Kaya nga mahalaga na tayo po yung magkaroon po ng pagpapagal, pagtitiis, pagnanais, na gumawa ng mabuti. Dahil ito ang nais ng Panginoon. Kaya nga aking mensahe, ang may pagtitiis, ay may mabungang aanihin dahil sa mabuting gawa na kinalulugod ng Diyos sa buhay natin. So sa talatang ito, tinatalakay ka yung klase ng tao o grupo na tatanggap ng hatol ng Diyos. At ang una ay yung mayroong pagpapagal na ginawa dito sa lupa. Ito yung una na tinukoy ni Pablo. Consists of all who persevere. Katulad ng sinasabi nga ng Matthew chapter 24, verse 13. But the one who endures to the end will be saved. Ang tanong, paano masasabi ng isang Kristiyano ay nagpapagal sa paggawa ng mabuti? Una, kung ginagawa ang mabuti sa paningin ng Diyos, right in God's eyes, sa mata ng Panginoon. Kaya maliwanag na tinutukoy rito ni Apostol Pablo ay ang una na grupo, ito yung mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. To those who by patient in well-doing seek for glory. Sa paggawa ng tama, hindi dahil sa mata ng tao o panukat ng tao, kung hindi sa pamantayan at sukatan ng Diyos. Ito'y maging tama sa kanyang paningin. Ang tanong, alam mo ba at ginagawa mo ba ang matuwid sa paningin ng Panginoon? So ano yung dapat nating makita dito? Paano malalaman kung ginagawa ng tao ang matuwid o tama sa paningin ng Diyos? Una, to those who aim high. Kung ginagawa natin yung bagay na makalangit, kalugod-lugod sa Panginoon, nakaayon sa gusto ng Diyos. Katulad ng sinasabi ng Philippians chapter 3, verse 8 to 14. Verse 8, Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Verse 9, And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Verse 10, That I may know Him and the power of His resurrection, and may share His sufferings, becoming like Him in His death,
that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. Verse 12. Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own. Verse 13. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Verse 14. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ito'y naglalayo ng buhay natin ay maghangad, magnais, na mayroong pagtitiis na laging hinahanap ang kaluwalhatian ng Panginoon. Persevering and glorifying God sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Hindi lang yun, not to those who aim high, but to those who honor Him. Yung nagbibigay lugod sa Kanya, yung masasabi niya na patuloy siyang gumagawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon, na nagbibigay galang na siya ay tunay na Panginoon. Ganito ba ang iyong ginagawa sa Diyos? Na ang katotohanan ay nakabase sa pagkilala sa walang hanggan at perpektong mustisya ng matuwid na Diyos, na mapagmahal, na punong-puno ng biyaya ng Panginoon na dapat natin kinikilala sa ating mga buhay. Kaya ka gumagawa ng mabuti. Kaya nais ko lang pagdiinan sa bawat isa sa atin na nakikinig ngayon na ang Panginoon ay nakatingin sa buhay mo, oo, sa iyong buhay. Anuman ang dinadaanan mo o anuman ang ginagawa mong kabutihan, maaring sa iyong pamilya, sa iyong komunidad, o sa gawain ng Panginoon, ginagawa ba natin ito para sa ikalulugod ng Diyos? Kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, na iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya in faith alone through Jesus Christ, na nawa yung puso na matuwid, yung tama sa paningin ng Panginoon, yung ating ginagawa sa mata ng Diyos na nagbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa ating Panginoon. Na magtiis anumang ginagawang kabutihan natin bilang kumikilala sa Diyos. Na ginagawa natin kabutihan niya na mayroong pagtitiis at pagpapagal dahil alam mong hindi ito nawawala ng kabuluhan sa Panginoon. Sabi nga ng isang Reformation Study Bible, ganito yung nakasulat. Divine judgment is based on every aspect of a person's relationship to God. Kaya nga ang basihan ng Panginoon, yung kanyang paghusga ay ayon sa aspeto, ano yung kaugnayan natin sa Panginoon? Yan ba ang ginagawa mo? Tinitingnan ng Diyos ang mabubuti mong gawa. Bagamat ang lahat ng tao mananampalataya o hindi ay inaalala ng Diyos ang ginagawang kabutihan. Subalit yung tunay na kumilala sa Panginoon ay mayroong gantimpala na inaasahan. Kaya nawa, magpatuloy tayo na managana sa biyaya ng Panginoon. Sa Kanya tayo patuloy na nagbibigay ng palangal at Siya yung ating dinadakila at inaalayan ng paggawa ng mabuti. Ngunit mag-ingat din tayo sa mga tao mapansamantala. Mga tao na yung kabuti ang pinapakita, no? Sinasamantala nila. Huwag mong hayaan na ito'y mangyari sa iyong buhay. Panalangin ko ng bawat isa ay managana sa biyaya ng Diyos na sumasagana sa ating mga buhay. Hindi na parang katulad ng isang bagyo na dumarating pabugso-bugso hanging na hanging taglay niya, na kung saan ay minsan malakas, minsan mahina, papalayo, bigla na lang darating, kundi nawa tuloy-tuloy. Saan? Yung buhay natin na gumagawa ng mabuti. Ano ba yung paggawa ng mabuti? Ito lang ba yung pagbibigay? Ang mabuti sa paningin ng Panginoon, katulad niyan, pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw, ang utos ng Panginoon araw at gabi, basahin natin ang salita ng Diyos, manalangin sa Panginoon. Kaya huwag mo sabihin na wala naman akong pera, pag yumaman ako, tsaka ako tutulong sa iba. Kahit ngayon, sa iyong kalagayan ngayon, maaari kang tumulong. Panalangin mo ang iba na kanilang dinadanas ay mapagtagumpayan nila. Pagtulong sa mahirap, pagtulong sa mga nangangailangan, kung anong meron tayo na maaari nating bahagi, pwede natin itong itulong sa kanila. Ganito yung paggawa
ng mabuti. Pero ulitin ko, hindi ang paggawa ng mabuti ang sukatan ng Diyos para maligtas, kundi ito ay bunga ng kanyang kaligtasan na tamo. Kaya ang Diyos ay nakabase sa anumang kabutihan mo. Sabi nga ng isang writer, you will receive full measure. Ang sukatan ng Panginoon ay ayon sa paggawa natin ng mabuti na nakapagbibigay kaluguran sa kanyang paningin. Yung tama sa kanyang paningin. Kaya kung ang buhay mo ngayon ay nakatingin lagi sa gusto mo lang, hindi sa gusto ng Panginoon, mabuti pero hindi naluluwalhati ang Diyos. Nawa, yung buhay natin ay lapit natin sa Panginoon. Huwag kang maging hipokrito. Huwag kang maging pakitang tao plastic. Iharap mo yan sa Panginoon. Kaya tandaan natin, hanapin mo ang kabutihan ng Panginoon na siya mong ibahagi na kabutihan din na dapat mong ginagawa habang ikaw ay nandito sa lupa. Kaya nais kitang hamunin, be persistent in doing good. So dapat nagpapatuloy yung paggawa natin ng mabuti, hindi pakitang tao lamang. Sabi nga ni Martin Busey, they are living to please God. They are not living for themselves and pleasures of this life. Kaya nga, nais ng Diyos, mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Kanya. Yung buhay natin, hindi yung konting narating lang natin o meron tayo ang yabang-yabang mo na. Parang hindi ka na ma-reach, tandaan natin, lahat tayo haharap sa hatol ng Panginoon. Kaya be persistent in doing good. Pagpalain ng Diyos ang Kanyang salita sa ating mga buhay. Salamat sa salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin sa Diyos. Dakila naming Diyos, salamat sa iyong kabutihan. Salamat Lord sa pagtuturo sa amin, Panginoon. Patuloy nga na yung mga mabuti at tama sa iyong paningin ang aming magawa. Pagtulong sa iba, pagtulong sa mahirap, pagtulong sa nangangailangan. Maging mabuti sa pamilya, maging mabuti sa ibang tao. Maging mabuti sa gawain mo, Panginoon. Salamat po Diyos at nawa Panginoon, ang buhay namin ay wala pang kaligtasan na natamo. Walang katiyakan. Lord, nawa ay lumapit kami sa iyo na may pagsisisi at kilalanin ka, Panginoon. At kung kami naman, Panginoon, ay meron ng tunay na pananampalataya sa iyo, turuan mo kami mabuhay ang bunga ng aming tinanggap na kaligtasan. Kaya mabuhay na may mabuting gawa. Tumulong sa nangangailangan, tumulong sa mahihirap, at gawin, Panginoon, ang nakakalugod at tama sa iyong paningin. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nawa po ay may natutunan tayo sa unang bahagi ng pag-aaral ng isang klase ng tao na pinakita doon ng salita ng Diyos. Uli po, ito si Pastor Yael Nicolas nagsasabi sa inyo, purihin ang Panginoon.